Ayan, kagaya po ng dati, sa lahat po ng mga politikong magnanakaw at itong mga nandyan sa tao, official government or government official, mamatay na lang kayong lahat. Para naman sa ganun ay makapagpahinga naman itong ating bansa sa inyong pagnanakaw sa kabanang bayan. At ganun din, para makapagpahinga na rin ang kahit sa sandaling panahon, itong ating mga mahihirap na kababayan dahil patuloy niyong pinapahirapan itong mga kababayan natin dahil dyan sa inyong pagnanakaw ng mga demonyo kayo. Ayan. Talagang wala nang matino. Wala na talagang wala ka na talagang mapili eh. Talagang lahat na kawatan na eh. O, kaya lahat kayo, mamatay na lang kayong lahat, mga hayop kayo. Dahil yan ang bagay sa inyo na ipagdasal, deserve ninyo yan, ipagdasal, na mapisti na lang sana kayong lahat, mga hayop kayo. Anyway, ay dito naman po sa aking mga subscribers, followers at mga viewers, siyempre, ay pwede bang kalimutan kong hugbatin itong mga ito. At lahat po ay pinapaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers na sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at lalong higit maiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan na mga demonyo pa. Ayan. So, kaya ko po nasabi na talagang wala nang matino. Talagang lahat pagdating sa pera talaga demonyo. Dahil isang pare at saka isang obispo, pare at obispo, nagkasakitan dahil sa pagnanakaw ng pira din ng pundo nila. Tingnan no? Pare yan ha, at saka obispo. Nagjumbagan. Di ba? Grabe. Wala na talagang pinipili ito. Talagang lahat talaga mga kawatan na yung mga nakakaposisyon, hindi ba sa gobyerno itong mga pare na ito, ay may sarili naman silang organisasyon pero nagnanakawan din pala sila. Ay, grabe. Oh, sobra. Hindi ko alam kung anong sumpa yung ibinaba sa atin ng ating Panginoon. Pero alam ko, sumpa na talaga ito eh. At kaya nga lang, sana nga lang ay itong sumpa na ito, dito lang sana sa mga politiko at dito sa mga pare na mga kawatan din pala. Ayan. Kung tatanungin nyo kung may basihan ba ako dyan sa mga pare at sa obispo na nagjumbagan dahil sa pira din, hindi po sa akin galing, kundi galing po yan sa GMA7. Ayan. Kaya ko lang po na-discuss yan dito sa inyo kasi nga nauuso po dito yung pagiging kawatan nitong mga animal ng mga politikong ito ay ito, sumali din itong mga pare na ito sa mga bispong ito na mga kawatan din pala. So talagang wala na talaga mga pili eh. Anyway, yan ba ngayon ang dinidiboto ninyo? Kaya sinasabi ko nga, kung inyo pong napanood yung aking video dati, hindi ko po ini-encourage kayo na para pumunta na simbahan. Diyan po yan sa video ko. Bagkos, pumunta po kayo dyan sa isang sulok ng inyong bahay or sa kwarto, mag-lock kayo. Kung gusto niyo pong kausapin ng ating Panginoon, makakausap po ninyo sa pamamagitan ng dyan lang sa inyong bahay mismo. At hindi nyo kailangan pumunta sa simbahan dahil sa totoo lang po, nandyan ang kasalanan sa simbahan eh. Di ba? Bakit ko sabi nandiyan kasalanan sa simbahan? Ito, personal kong naobserbahan ito. Kasi palasimba din po ako dati. Gusto niyo ikwento ko? Ito yung nangyari. Di magbibigayan ng ostya. Yung ostya, di ba? Alam ko yung ostya eh. Ngayon, sunod-sunod yan. Mayroong lalaki sa unahan, ang kasunod noon babae,
na ang suot naka-espagete. Tapos kasunod ako. Merong lalaki doon, babae, tapos kasunod ako doon sa nakasuot ang espagete. Bakit ko sinasabing magkakaroon lang kayo ng kasalanan pag nagsimba kayo? Kasi ganito yan. Di itong kasunod kong babae na naka-espagete ay bigaya ng ostya. Di ba bigaya ng ostya ng kanya? Ay, di ba sinasabi ng pare, itong katawan ng ni Kristo, nganga ka, amen. Ito ang katawan ni Kristo, nganga, amen. Pagdating doon sa sinusundan kong babae na naka-espagete, susubuan na lang sana ng pare ng ostya, natigilan yung pare. Sa halip na diretsyong subo, natigilan. Hindi nakatiis na nagtanong doon sa kasunod kong babae na naka-espagete. Ang sabi ng pare, iha, bakit anya ang puti-puti ng dibdib mo? Sabi ganyan ng pare. Sumagot yung babae, kasi father, hindi naiinitan kaya maputi yan. Sabi ng pare, nagalit yung pare, kalukuhan anya! Bakit itong bayad ko, hindi naiinitan ang itim? O, di ba? Kaya sabi ko, magkakaroon ka na ng kasalanan pa nagsimba ka. Totoo yan. Oh, yan ngayon. Napabali ito sa Channel 7 kagabi lang. Oh, na ang sinasabi, dahil lang daw doon sa pira, nakikinawat nung yung pare o yung obispo, ayan na, muntik na mag-boxing. Pero nagyumbaga na. Nagkasakitan talaga. Yan ang sinasabi dyan sa balita sa Channel 7. Kaya lang naungkat ko ito na talagang wala nang pinipili pagkapira, demonyo. O, di ba? Pira-pira lang talaga. Kaya ba, baka hindi nyo alam, ha? Abay, talo pa ako nitong mga pare na ito, sa totoo lang. Dahil ako, tingnan nyo, wala akong girlfriend. Pero yung mga yan, dami-dami asawa, may girlfriend pa. O, tingnan nyo. May almusal, tanghalian, hapunan, may merienda pa. Ay putang talo pa ako nitong mga ulol na mga pare na ito. Ha? Diba? Ito po, dinadaan ko sa biro, pero ito po, totoo to. Hindi po ako nagtukan dito. Diba? Noong nakaraang taon, hindi nyo nabalitaan yung nirip ng pare? Ha? Na ikinulong pa? May asawa pa yung binabae niya. Nung pare na yan, taga Pampanga, di ba? Maraming balita na ganyan na mga rapist at mga pare. Ha? Ayoko na lang magkukwento rito. Ayoko na lang ikwento yung mismong kilala ko na madre at pare. Ayoko na ikwento dahil masyadong brutal na yun. At kung tutuusin, wala naman akong pakialam doon. Hindi naman ako kagaya nito si Jonggoy na pati yung boyfriend ni Mayor Alice Go pinakikialaman. Tumbutan ding na ito, alam mo napakalinis. Ha? May mga babae na, may mga lalaki pa. Ay sus, putang inang buhay ito. Ngayon, sige, tapusin na natin yung pare at saka obispo na yan na mga kawatan na yan. Ito na. Okay. Ito yung napkahindik-hindik na nakakapangilabot na ultimong balahibo dyan sa lalamunan ninyo. Tatayo. Mangingilabot kayo sa balitang ito. Hindi ko man kumpirmado, pero na-vlog na po yan ni Maharlika. Na itong siguro lahat naman tayo nakakaalam nung kaso ni Ampatuan. Yun po bang naglibing noong mga reporter, mga masama ganyan, mga kung hindi po ako nagkakamali, 38 persons. 38 or 58 persons itong, di ba po, naghukay sila ng bakho
Tapos pati yung mga sasakyan ng mga media, ah, di ba pati yung kasama sa inilibing? Yan po yan si Ampatuan po yan sa Mindanao. Ayan. Yan po yan. Lahat yon yung entourage. Lahat yon 38 or 58, inilibing nila ng buhay. Tingnan nyo pati ngayon yung sasakyan kasama inilibing. Sino po ang nakaka-relate niyan? I think panahon ito ni Pinoy ito. Yan. Ngayon, ay alam nyo ba, sa isang kaso lang niya na graft and corruption lang, kasi kawatan din naman to. Graft and corruption lang ha, na kaso niya. Alam nyo ba kung ilang taon ang sentensya nito? 200 years na sentensya. Yan ang ibinabanghatol ng judge na nagsentensya dyan sa mga ampatuan na yan. 200 years. Ngayon, ha? Sabi ko nga kanina, hindi pa man kumpirmado, pero ang sinasabi ni Maharlika, kahit kailan hindi pa sumablay ang kanyang puting ahas sa pagbibigay ng information, yan po ang abangan natin kung totoo yan. Dahil itong si Kwan na ito, si Ampatuan na ito, ay magbibigay ng partial payment na 150 million. Dito kay Kwan ha, kay Lagdamio. Dito sa Bangag, at Bangag team. Pagkahalimbawa na kalaya na, another 150 million. So, total of 300 million pesos ang ibabayad dito sa mga Bangag na ito, kasama na rito itong Lagdamio na ito at itong presidente yung Bangag na ito, yung hihingi nila ng kabayaran doon sa paglaya nila. Dahil walang dyan palalayain or patatakasin. Yan po ay ayon doon po sa vlog ni Maharlika. Ayan. Doon po tayo nagbase. At wala po talagang imposible sa gobyernong ito. Lahat pwede nilang palayain kahit imposible. Imagine nyo yan. Kahit pa pagbalibalik na rin ang mundo, kahit pa yung tinatawag na yung time allowance na yun, yung pagkocompute ng mga time allowance na yan, hindi pa rin siya sapat kasi 200 years ka ang sentensya sa kanya. Sa kanila, mga ampatuan. So, ngayon, sa halagang 300 million ay makakalaya ito. Dito na po ngayon, ito nga po ang sinasabi ko ngayon. Pag nangyari yon, magkatotoo yan yung mga ibinigay na information ng informer ni Maharlika at naging totoo na pinalaya itong ampatuan na ito sa halagang 300 million. Aba, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Sugurin na natin itong mga animal na nandyan sa Malacanang na yan para bit-bitin na natin palabas itong mga hayop na ito. Di ba? Grabe yan. Hindi ko masabi rito kung gaano kabigat ito, higit pa sa heinous crime ang ginawa nitong mga ampatuan ito, dahil 38 ba or 58 persons ng mga media man, media woman, ang inilibing mismo ng buhay diyan sa Mindanao. Ito yung pagkakaalam ko, ito yung kasama nito dati si Mangonda Dato eh. Yan. Yan yun, mga inilibing na buhay. Imagine nyo yan. At saka tingnan nyo ha. Tingnan nyo itong pagnanakaw niya. Imagine mo, graft and corruption, 200 years ang sentensya. Ibig sabihin talaga, ang laki ng ninakaw nitong ampatuan na ito. Okay? O ngayon, makakapagbayad siya ngayon ng 300 million pesos para lang makalaya siya.
magbabayad dito kay Lagdamio. Dinaan pa rito kay Lagdamio. Si? Grabe. So saan pa? Madilin mo. Kaya napakasara, kaya pala, kaya itong mga animal na ito, tingnan nyo yung sinadya butanding na bakling na jonggoy na yan. Di ba yan sila? Si Enrile, si Rebelia, at ito nga si jonggoy na ito, di ba nakulong nga yan? Dahil sa graft and corruption. Pero napan po yun na na-acquit itong si jonggoy doon sa graft and corruption. Pero sa bribery naman siya. O, naglagay din siya. Parang ganun din yun. Naglagay siya para makuha niya yung project. Di ba? Ganun lamang po yun. Kaya totoo naman talaga yun. Natingnan nyo ngayon, makakalaya dahil doon sa mga ninakaw nilang pira na yan. Imagine mo, may 300 million pa pala itong ampatuan na ito. See? Grabe. Ito yung Diyos dyan sa Maguindanao. Maguindanao yata yan. Hindi ko sigurado. Kasi hindi na ako interesado dyan sa mga kanayan. Sa para alamin pa yung mga hayop na yan. Oh. Diba? Sobra. Madyan mo lahat na lang pinapalaya. Ah? Itong si Dilima, tingnan mo. Pinalaya na samantalang overwhelming yung mga testigo na tumistigo dati dyan sa Senado at saka sa Kongreso yata yon. Overwhelming na siya ang itunuturo na kumukolekta ng ilang million-million din dyan sa Bilibid para may panggasos siya doon sa kanyang kandidatura as senator. Pero nakalaya din. Diba? Lahat pinapalaya. Kaya ganito kasama itong hayop na pano ito. Wala nang matino. Kaya sabi ko nga, saan pa pupulutin itong mga kababayan ko kung ganito ng ganito? Lahat na lang hinahakot nilang pera. O ngayon, pupunta na naman sa Switzerland. Ayun, pagpunta sa Switzerland, kunwari lang yun, imbitasyon ni Zelensky ng presidente ng Ukraine. Kunwari lang yun. Ang totoo, ilang tonelada na ginto at tonelada na kwarta ang i-deposit doon. Yan yung ipinanalo dyan sa loto. Yan yung mga kapartner nila sa loto. See? Yan yun. Kasi Switzerland lang naman tumatanggap ng deposito ng pan eh. Mga presidente na mga kawatan eh. Yan yun. Guess na. Ganyan kayo kasama ng mga buwakan ng aninyo. Pero ang kababayan natin, nagtitiis na walang masaing. Kayo, nagpapakasasa, nagpapakabundat kayo. Kaya nga ito si Butod, hindi na natanggal-tanggal yung pagkagiging Butod dito. Kasi sinasaraksak sa Butod niya yung mga bandel-bandel na korta na galing sa PCSO, galing sa smuggling. Oh, kung saan-saan pa. Oh. Kaya lalong lumalaki ang Butod ng hayop na yan eh. Oh, sabagay, sabi naman niya na nakakatulong naman daw yung kanyang pagiging Butod kasi nga noong lumundag yan sa aeroplano, hindi namatay. Kasi nga ang tumama, nag-bounce lang. Kasi yung Butod niya ang tumama sa lupa, nag-bounce lang. Hindi namatay. Kasi nga, nung bangag na, noong lasing na, wala. Tumalo na si aeroplano. Tingnan niyo ito mga. Grabe, di ba? Ahay. Anyway, huling topic natin dito, kung inyo pong napanood yung interview ni Banat Bay kay President Duterte. Tinatanong ni Banat Bay kung sino raw ba, kung ito raw ba si Baste ay papasok or kakandidato sa national position. Ang sagot ni President Duterte, ayaw niya yan, hindi yan papasok si
Basta dyan. Sunod na tanong, kung kakandidato ba itong si Pulong? Hindi rin daw. Kasunod na tanong, kung kakandidato ba ang presidente ito si Sara Duterte? Ang sagot ni Presidente Duterte, hindi raw kakandidato si Inday Sara bilang president sa 2028. Ayan. Yan po yung maliwanag na sagot ni President Duterte. Ngayon, kung sa mga Duterte na ay walang gustong pumasok bilang presidente, tinanong daw uli siya ni Banat Bay kung actually, ang nagsasalita po si Boss Dada eh, yung kapatid ni Banat Bay. Yan po, nandiyan naman po, sinave ko nga po para halimbawa hanapan tayo ng ebidensya ay meron tayong maipapakita. Ayan nga po yung sinasabi po yan ni Boss Dada. Ayan. Ngayon, nung tinanong daw kung ayaw ni VP Sara ang kumandidato sa 2028 bilang isang presidente, magbigay ka na lang sa amin ay Ginoong President Duterte ng aming susuportahang kandidato sa susunod na eleksyon. Lahat na binanggit na nila, si Isko, Rapi Tulpo, lahat na, mga kung sino-sino, mga animal na mga putang ina, mga pumaporma na yan, ang sagot ni Presidente Duterte, wala akong makita na magiging presidente ngayong 2028 na matino lahat yan mga demonyo. See? So, yung sinasabi ni Presidente Duterte at itong sinasabi ko halos araw-araw ay di pareho lang. Kasi yun din ang nakikita ko. Walang matino na na kakandidato diyan. O ngayon, may kakandidato, sige. Sabi ko na wala na matino diyan. Sabi ko wala na kayong susuportahan kahit sino. Since na sinabi ni President Duterte na hindi raw kakandidato si VP Sara. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang ilalagay nyo dyan? Si Chess Escudero? Na nakadila-dila din sa kilikili ni Kumar? Itong si Junggoy na isa ring himod dyan? Si Sobire? Isa rin yan? Sino pa? Nilalo na yung tambaluslos na yan. Tambaluslos ka eh. Pero yun na nga po ang nakakalungkot. Hindi rin lang pala kakandidato si President, si Vice President Inday Sara. Bakit? Hindi pa kaya niya nakikita? Ang tanong ko lang, hindi pa kaya nakikita yung karumal-dumal na gawain itong Marcos administration? Yun lang tanong ko sa iyo, VP Inday. Kamo ba hindi ka kakandidato ay ayaw mo na magsalita doon sa iyong mga obserbasyon? Nagtatanong po ulit ako. Ngayon, kung wala sa Duterte ang kakandidato, total wala namang matino. Ako, hindi ko rin naman sinabing matino ako. Sino pa ang ilalagay ninyo? Ako na ang ilagay ninyo. Kaya nga po, 2028 pa yan, yung subscriber po ang aking babasihan. Dahil yung mga subscribers natin, nakakasiguro po tayo dyan na kapag in-endorse tayo ng mga subscribers natin, ay tiyak yan. Kaya nga po, pakikiramdaman ko na kung sakasakali sa 2028 ay pwede nating ilaban bilang presidente, ako na ang kakandidato. Huwag muna kayo magtaas ng kilay. Antimano, dapat tata, nagre-react agad kayo eh. Pakinggan niyo muna ako. Di ba? Pakinggan niyo muna ako. Ngayon, kung ang tatanungin niyo sa akin, ano ang plataforma ko para paasensuhin ang Pilipinas?
Yan siguro, unahan ko na kayo, yan siguro ang dapat na tanong. Kung papaano natin maiangat itong mga kapwa natin, mga Pilipino, na ngayon ay walang masaing. Ano ang magiging platforma ko para maiangat itong ating mga kababayan na walang masaing? Iisa lang. Iisa lang ang sagot ko sa lahat ng inyong mga tanong. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano magiging sagot ko sa platforma ko na yan. Isipin niyo mga kababayan. Itong gaano man kagaling, gaano man karami yung mga dinadaldal itong mga animal na mga politiko ito sa tuwing may eleksyon, iisa lang ang tungon yan. Pag nanakawan lang ang kaba ng bayan. Hindi ba? Pansinin ninyo, manood kayo ng mga debate. Karami-rami na ng mga plataforma. Sobrang dami yung plataforma yan. Di ba? Pero, pag nanalo na, ayun, walang ginawa kundi ang mag-travel abroad, manood ng concert sa abroad, magwaldas ang pira ng bayan. Pero ano yung mga sinasabi? Dinadaldal yan mga kung ano-ano. Ngayon, kung lahat kayo makakapanood dito, abogado man yan, o kahit na sinong economist na pinakamagaling, pinakamahusay, ipapanood nyo itong sasabihin ko sa inyo kung ito bang sinasabi ko ay may katotohanan. Kasi, sabi ko nga po, iisa lang po ang sagot ko sa lahat ng mga tanong ninyo. Kung ang tanong nyo, paano ko paonlarin ang Pilipinas, iisa ang sagot ko. Kung paano ko nga paangatin itong mga kababayan natin walang masayang, iisa lang din ang sagot ko. No. Paano natin mariresolba ang talamak, nakagutuman at pagiging kawatan itong mga nandyan sa gobyerno? Iisa lang sagot ko ngayon mga kababayan. Kaya nga po, bago ko sabihin, yung sagot ko ay sana mapindot nyo na rin like and share nyo na rin po. Sabi ko nga po kanina, sa lahat ng mga pandyan, iparating nyo rito kay Harry Roque, Attorney Harry Roque. Yan, mahuhusay na abogado yan. Kay Attorney Glenn Chong, kay Attorney Vic Rodriguez, iparating nyo itong video nung ito, itong particular na video nito. Ang sagot ko sa lahat ng mga tanong, ito na, iisa lang. Ang unang-una, sandali, bago ko pala ibibigay yung sagot ko, unang-una, wala akong plano na tapusin ang termino ko ng 6 years kung sakasakali ilagay ninyo ako dyan. Okay? Unang-una yon, hindi ko tatapusin yan. Kung ano yung sinasabi ko dyan sa Kongreso or sa Senado, isa hanggang dalawang buwan lang akong mananatili. Okay? Kaya maging sa presidente, kung hindi nga papasok itong si Sara Duterte, ako ang papasok. Pero ganun pa rin, isa hanggang dalawang buwan lang akong magiging presidente kung sakasakali. Total, mayroon naman akong vice presidente. Ipasa ko sa vice president ko. Kasi nga, unang-una, ang platforma ko ay iisa lang. So, ibig sabihin, kaya ko sinasabing isa hanggang dalawang buwan lang ang serbisyo ko, mananatili, kasi siguradong matatapos ko yan ng isa hanggang dalawang buwan lang yung platforma ko. At ano yung platforma ko na makakapagsalba ng ating bansa, makakapagsalba ng kaba ng bayan, at maisasalba natin itong mga mahihirap na kababayan. Ito na yung nag-iisang platforma ko. Makinig mabuti. Ang importante rito, unang-unang gagawin ko dyan. Pero, teka, bibigyan ko muna kayo ng konting background.
Yung mga congressman, ilan yan? Nasa 340, 330 yan, mga congressman. Okay? Nandiyan na yung bilyones. Kagaya ni Martin Romualdez, di ba? Bilyon-bilyon ang mga napupuntang pira sa mga yan. Bilyon-bilyon, ha? Dito sa Senado, sa mga senador, ganon din. Bilyon-bilyon din yan. May mga sinasabing project dito, project doon sa kung saan-saan project yan. Maging yung pangbababae nila, project din nila na yan. Pero ginagastos yan ng bilyon-bilyon. Ay kung itong bilyon-bilyon na ginagastos na ito, ha, mapunta, maibalik dito sa kaba ng bayan, hindi ba't ang laki ng aluwan or lahat ng mga Pilipino walang gutom? Hindi ba? Kung yung mga bilyones na napupunta rito sa mga animal na mga kongresista na yan at mga senador na yan, di ba, agree kayo doon o hindi? Oh. Imaginin mo, tuloy-tuloy yung taon-taon yan, bilyon-bilyon ang aking winawalda sa mga yan. Imaginin yan. Ngayon, paano natin masisave yung mga bilyon-bilyon na yan? Yun po yung nag-iisang plataforma ko. Ang katayin ko lahat, lipulin ko lahat itong mga kawatan ng mga nandyan sa Kongreso at saka sa Senado, tapos ang problema ng bansa natin. Walang mahirap dyan. Walang magsasabing wala na silang masaing. Iparoon dito, sinasabi ko dyan sa mga abogadong magagaling. Iisa lang yan ang plataforma ko, lipulin lang. Pag nalipol yung mga yan, mga animal na mga kawatan na yan, at mga nandyan sa gobyerno na yan, ha? Wala na magugutom na kababayan natin. At akala ba ninyo, sa loob ng isang buwan hanggang dalawang buwan, lahat yan ipasusuka ko lahat yan. Yang mga ninakaw nito, mga ginastos nilang bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na yan, ipasusuka ko lahat yan. Bago ko sila litsunin. Pero hindi ibig sabihin na ibalik nila sa akin lahat yan, ibalik nila sa kaban ng bayan, hindi ko na sila lilitsunin. Lilitsunin ko pa rin yung mga yan. Yung mga nagtayuan ng mga mansion, dyan sa Forbes Park at saka dyan sa mga kung saan-saan mga kung ilang bilyon-bilyon yan, meron dyan 5 ang bahay, 5 ang mansyon. Pinatayuan pa ng 2 mansyon yung mga kamit nila. Yun ang sinasabi ko. Isa lang ang magiging plataforma ng isang presidente. Walang maghihirap nating mga kababayan. Pagka mayroon nagsabi dito abogado, pag sinabi pag hindi inayunan ito, ni Atty. Roque, Atty. Vic Rodriguez, at Atty. Glinsyong, itong sinasabi ko, na iisang plataforma lang, ay masaya na ang bayan. Pagka hindi niya inayunan ito, sinasabi ko, well, bubo ako. Oh. Isa lang yan eh. Anong kahibangan niyan kung ano-ano mga i-discuss mo dyan ng mga plataforma. Yan lang yan, nag-iisang plataforma. Pasukahin mo naman, pasukahin lahat yan ng mga mansion na i-build up. Kunin ng gobyerno lahat yan, ipagbili lahat yan, isa sa uli dyan sa kaba ng bayan. Lahat ng mga nandyan sa mga politikong mga bilyon-bilyonis niyan, ipasuka rin sa kanila yan. At pagkatapos nila maibalik lahat yung mga yan, di wala na tayong bibigyan ng bilyon-bilyon na budget dahil lilipulin ko na nga itong mga ito. Kaya yung 1 hanggang 2 buwan akong maging presidente dyan, lipol lahat yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. Oh. Sige na. Mayroon pa bang ibang paraan? Wala nang ibang paraan dito, ito na. Dapat ang susunod na presidente rito, kriminal.
Hindi na pwede rito ang palamya-lamya. Hindi rin pwede rito na kapag katapos mong imbestigahan, pagka natapalan ka, aatras ka, kagaya nitong pag-imbestiga sa loto na yan, na natapalan na 1 billion, umatras na ang putang ina. Yan ba? Kaya ba kayo nandyan sa politika? Dahil yan talaga ang purpose ninyo, ang magnakaw na lang ng pera ng bayan? Ibahin nyo ako. Kaya sabi ko, matagal na. Kaya ko lang sinabi na 1 hanggang 2 buwan kasi hindi ako sigurado, kaya nag-allowance lang ako. Pero sa totoo lang, 1 buwan lang ito, lipol lahat sa akin yung mga yan. Yung mga nangawat yan, yung mga nilagyan dyan sa PCSO, yung mga kung ano-ano pang mga bilyones na yung mga lagay-lagay na yan, tangina, sa unang panumpa ko pa lang, sisiguraduhin ko na sa inyo, baka kalahati niyan, ha? Tutudasin ko na yung mga yan. Wala na kahit na sino ang ilagay ninyo dyan na maging presidente. Kahit na sino. Hanggat hindi nalilipol itong mga kawatan na ito, na mga magnanakaw na ito, wala. Yun at cycle lang yan. Yun at yun pa rin yan. Sige. Magtanong kayo sa mga abogado kung itong sinasabi ko ay hindi totoo. Sana maintindihan ninyo ito. Kung hindi papasok si Sara Duterte sa 2028, i-subscribe din na itong channel ko. Yung gustong malipol ko lahat itong mga kawatan na nandyan na mga politiko, subscribe na para isalang natin yan sa 2028. 1 hanggang 2 buwan lang ako mananatili bilang presidente ko sakali. Gaya nung sinasabi ko sa Kongreso, kung sa Kongreso man ako, sa Senado, 1 buwan at 2 buwan lang din yan. Kasi bibigyan ko lang sila ng sobre na amoy Victoria's Secret. Yan lang yon. Pero mas maganda kung sa 2028 na lang at presidente dahil antimano, sa unang araw ko pa lang ng pagkatapos ko manumpa, papipilahin ko na itong mga ito. Ang sasabihin ko na sa kanila, gusto ko ibalik ninyo yung kinulimbat ninyo ngayon din, at gusto ko ultimong kutsara at tinidor sa inyo, walang matitira. Ultimong plato, walang matitira. Diyan kayo kakain sa dahon ng saging. Gagawin ko yan. Pagkatapos na mabawi yan, saka natin papipilahin dito at lalatiguhin natin hanggang sa malagutan ng hininga itong mga buwakan ng mga ito. Anyway, sige, yun lang sinabi ko. Wala na akong pwedeng sabihin pa rin basta kung ano-ano pang mga kaik-ikan dyan na pagagandahin kong buhay ninyo pagkatapos kong manalo. Walang ganon. Diretsahan ito. Ang pwedeng makapagsalba sa bayan natin, lipulin itong mga kawatan ng mga politiko at mga tao dyan sa gobyerno, lalo na yung mga kasabot. Lalo na kumarta yan. Lipulin ko yan. Para hindi na makapaglahi ng mga anghit. Lahat ng nakipagsabwatan sa mga pangihidnap na yan, lilipulin ko. Maniwala kay sa akin. Ito, kung sakasakali, ito ang maitatatak sa kasaysayan ng mundo. Kung sakali, ang hindi makakalimutan hanggang sa kaapu-apuhan ng mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat po at pagpalainawa kayo.